So today, I would like to thank the speakers who responded. It's some sort of last minute requests that where our speakers responded po. Kaya nagpapasalamat, malaking pasalamat ko po. This is just round one of the best practices. We will be featuring another session featuring other e-learning champions as well. Okay, so ayan po, medyo na-excite po ako. We did two rehearsals po, and nakakatuwa kasi ang daming mga best practices among the different departments, colleges, and even individuals na during this distance learning, and we may learn, we can definitely learn from them. Sabi ko nga, we are crafting policies now, and we are going to incorporate some of the best practices so that it would not be only a practice of one faculty or department, but it could serve as a good example or a standard for quality e-learning among everyone, especially may new normal tayo, we don't know what will happen. So, ayun po. So, ayan, without further ado po, ayan, we have a lot on our plates today, at I'm sure everyone will be enjoying. Ayun po, you'll be rooting for your representative po sa inyong department or college po. Ayan, so we will start with the first one. Okay, reminder po pala muna. Ayan po, we have a webinar series every Tuesday and Thursday po. Ayan, and every Thursday, we collaborate with different offices, individuals, ayan po, to showcase best practices. Ayan, so ngayon po talaga na-embody yung best practices. So ayan, without further ado, the first po to spearhead this best practices, let me introduce the Department E-Learning Committee Head of the Religious Education Department from College of Education, Sir Gadi. Hello po, Dr. Gatdula. Hi, sir. Hello, sir. Hello po, everyone. Good morning. Sir Paul, I am not an e-learning champion. Morning, I was just trying to discuss, to share something about best practices in Salini school book. So, okay na, Sir Paul? Let's start? Apa, sir. Apa. Go, sir. So, good morning, everyone, again. And I speak on behalf of the Ried family. We are very lucky. Kasi ang school book po ay ginagawa na namin for so many years. And na-prepare namin ang aming mga sarili before this ECQ. So I'll be sharing with you our best practices in the school book before ECQ, during ECQ, and my personal experience as well. So, I will also use the semi-pecha kucha style of the sharing. Sir 5'8", pero muna ng pecha kucha mo. Semi lang naman, semi-pecha kucha. So, may makikita kayong mga photos dito habang ako ay nandidiscuss about the best practices of the Ried family. I think the greatest strength of the Ried family in distance learning mode is that, eto. Nakikita ba, Sir Paul? Hello? Yes, nakikita po, sir. Niyo po? Yes, po. Apa, sir. 100%, sir. 100% participation of faculty members in blended learning. 100% meaning, lahat kami nag-e-school book, blended, fully blended. And it was not so easy. Kasi ang dami pong envision para mangyari ito. So, paano nangyari nga ba para maging 100% ang Ried family using the blended learning? Number one is, pinagdasalan. Pinag-usapan. And we have the full support and encouragement of our dean, si Sir Pat, si Sir Jun, our chair, and even the vicar, Sir Marco. Ito, in-encourage talaga kaming gawin ito. We also sought the help of the CILP,
lalo na si Sir Fidek, no? I mean, Sir Roland. Si Sir Roland, ang tawag ko dyan ay isang anghel na nagkatawang tao. So, tinulungan kami niya, Sir Paul, Sir Roland, we sought the help of CILP para maging successful itong aming blended learning. Aside from that, merong commitment ng mga experts sa department to do tutorial session like Jojo Domingo, Sir Jojo Domingo, Sir Chris Alonso Sana, Sir Manuel Reyes, Sir Steve, Sir Baste, mga to do tutorial online session, one-on-one talaga. So, because of that, we were able to see the positive side of blended learning. Kaya ngayon, 100% po ang lahat ng faculty members. And ito sige masabi niya, for 2 years ginagawa, fourth sem na namin ginagawa to, na lahat kami ay 100% ay blended, fully blended, 50% online and 50% face-to-face. Sabi ko nga, hindi madali. Ang lupit ng deliberation na nangyari. And after asking ourselves, after asking our inner being, sumagot ang higher being, and boom, 100% ang we had finally. Another practice that I would like to share with you is this one. We have common days. Yeah, we have common days for face-to-face and common days for blended scheduling. Ito po yung before ECQ, ha? So Mondays, Tuesdays, and Wednesdays, nakikita nyo po ang Riyad family pakalat-kalat sa Delasal University. Pero pagdating ng Thursdays, Fridays, and Saturdays, hindi na po kami required pumunta sa office. So nakikita nyo ang faculty, maaaring nasa library, nagche-check ng assessment, maaaring nasa kanilang mga sariling laptop, or pwede rin nasa chapel, nagdadasal para sa university. So we have common days. Sense a great practice ng department. Another one is kung merong four P's ang government, ang department, ang family namin may tinatawag na three P's. So we plan, we prepare, and we perform. Three P's. Yung plano medyo madali po 'yan eh. Pero in doing this project, lalo na sa pagpaplakado ng mga module, crucial yung preparation. And so, the chair, the subject coordinators, the e-learning committee collaborate para maging maganda yung labas. The subject coordinator prepares the syllabus provided to ECOM, and the ECOM prepares the course calendar subject for the approval of the CILP. So hindi po 'yan individual, ha. Hindi po individual. Ang committee ng ECOM ang nagpe-prepare everything. Ang gagawin na lang ng faculty is to give us the access codes at yung application ng course calendar ay as a department. The modules came from collective efforts led by the ECOM still plakado na inilalagay ang lahat ng lessons sa school book. Yung mga gumawa dati at yung mga may bagong contribution like the prayer lessons, the PowerPoint presentations, the videos, the URL, even the gamification and the gradebook, uniform po ang department. Nagkakaiba lang pagdating sa assessment kasi we give academic freedom sa faculty to do their own assessment, pero pwede ring manghiram. Halimbawa, tingnan po ninyo to. Kapag binuksan niyo ang nating school book ng faculty, sa Riyad 004, ito yung makikita sa welcome section. Ito agad. So lahat ng estudyante ng Riyad 004, sa lahat ng Riyad 004 faculty members, ito ang makikita sa school book. There is a minimum and a maximum number of assessments and activities. And ito sa group effort. In fact, wala po kaming final exam. Napag-usapan namin, walang final exam, only main task, and it was well deliberated. We also continue to discover other platforms. For example, Sway. May matutulong Sway, nag-sway ang karamihan. Nung sumikat yung infographic, nag-infographic ang lahat.
nung na-introduce yung Flipgrid, ba, nag-flipgrid. Nung sumikat yung Kahoot, eto ngayon, lalo ngayon ECQ, Kahoot, eh, pinangalangdaka namin na maganda yung Kahoot. So, we continue to discover other platforms. Another practice of the Riyadh family is this one. Hindi po agad kami nag-i-start pagpasok pa lang sa classroom. So we start the blended learning in week 3. So in 2 weeks, face-to-face ang aming ginagawa sa classroom. Para talagang plakado. Yung 4 subjects of the Riyadh, or even the 5 subjects, including the Life of Saint John Baptist de la Salle, eh, plakadong binibigay sa faculty. Ang ginagawa is, gagawin namin co-professor in every subject, yung faculty na yan, and then, tinuturuan namin bago makopya, and nandun na ang lahat. Everything is already there. And of course, hindi siya madali. Kasi it is well monitored. Pero talaga nag-monitor. Kung wala siya, hindi maging successful. It is well monitored by the chair. Kilala niyo ba yan? It is well monitored by the chair. Si Sir Jun Reblong. So from time to time, we are being reminded kung anong ginagawa, kung anong dapat gawin sa school. Now, during the ECQ, ngayon po yan, sabi ko nga sa inyo, we are very lucky kasi na-prepare po namin ang students at kami mga faculty. Kasi for 2 years, fully blended na kami. And I'm proud to say it. Ngayon po, ang ginagawa namin ay, during the ECQ, meron kami nito and lahat maybe ng department may meron nito. Virtual meetings. We have the virtual meetings. Lalo na pag namimiss na namin si Papa Ray, yung kapulitan ni Papa Ray. And thank you, CILP, for teaching us how to use the MS Teams. Ito ang ginagamit namin. So, meron kaming virtual meetings. Lahat ng gagawin for the good of students, ginagawa namin through virtual meetings. Weekly, ha? Weekly namin ginagawa. Another one is the efforts being done by subject coordinators. So, everything now is streamlined. Yung syllabus is streamlined, yung lesson streamlined. At yan ay through the efforts of our subject coordinators and energetic chair. So thank you for doing this. Siyempre, we follow the memo. We also have collective decision for the good of the students. Hindi madali. Pero again, sa malupit na deliberation, merong collective decision ang students, I mean ang faculty. Hindi pwedeng magsarili ka eh. Hindi ka pwedeng magsarili. So we have to ask our chair and the department, even the, and the family members ng department, kung anong dapat gawin for this ECQ. For example, kailangan bang twice a week ang assessment? Yung mga ganyan. Kailangan ba laging may assessment? Ganon. We have to reopen again the assessment ng mga before pa. Kailangan ba natin mag-set ng deadline for the submission? Or are we going to allow late submission? Siyempre, pinag-uusapan niya for the good of students. Hindi ka pwedeng gumalaw mag-isa lang. So meron kaming collective decision for the good of students. And very positive po yung response ng faculty whenever they are being reminded. Another platform na ginagawa namin is this one. Very helpful sa Messenger. We use group chat. Actually, dami namin GCs. Merong GC na pang seryoso for the academic concern at merong GC na pang kulitan para makulit lang namin si Papa Ray. Okay? So, pero maganda rito sa na-create na GC, dito namin binabato lahat yung mga lessons, sharing of ideas, insight mo sa ABS-CBN, insight mo sa mga lessons na binibigay. For example, si Sir Henry Bernardo, ang dami niyang sharing about
the lesson ng 004 kasi siya ang author ng book, hindi siya madamot para ibigay sa amin yung book, including the PowerPoint presentations. So, yan. Sila siya na through GC. Si Mama Bing Valera, for example, meron siyang napakaganda ng activity na ginaya namin during ECQ. Kailangan sa family, as a domestic church, sinir niya yung nagdadasal lahat ng mga estudyante, kasama yung family. So, ginaya ng lahat yun. And we use the flip grid para makita namin. Ang isang nagustuhan ko rito is, yung isang faculty namin ay gumawa ng isang napakagandang video. Actually, uploading that sa the school book and sa YouTube. Itong aming chaplain ng faculty namin, gumawa siya ng series of discussions in liturgy and sacraments. Wow! Sir Paul, pwede na ito sa panokto, yung video na ito, no? So, yan. So, hindi lang ito, hindi lang ito during ECQ. Yung video na ito for life. For life. Kasi chaplain siya eh, mawala man siya sa department. Sorry, Father Mark. Sa university, magagamit namin for life. Ganun kalaga yung sharing of ideas sa GC. Now, the personal experience ko naman in using the technology, eto, let me share with this. I hope you agree with me. The technology won't replace teachers. The teachers who use technology will probably replace teachers who do not. Sorry po sa mga hindi naging techie, pero during this ECQ, kailangan natin eh. Ako po nagtutulong ko sa grad school technology and education. So kailangan kong may innovation, may bagong innovation. Kasi we are facing now 21st century learners. Virtual na yung mga yan. And so, kailangan lahat ng binibigyan ng CILP, gawin ko. So, I studied infographic, I studied Flipgrid, I used Way. Yung ngayon, yung laro ng mga estudyante, relax lang sila, tuwan-tuwa sila sa Kahoot. Itong Kahoot na to, Kahoot.com. And even when they report, pinakita ko ng Pecha Kucha style of presentation. Sa grad school, gumagamit kami ng MS Teams. And ang goal namin ngayon ay itong panokto. Ma-perfect namin itong panokto. So, yun. Ano pa ba? Ayun na. 10 minutes. Thank you, Sir Paul. Thank you, everyone. Yes, thank you, Sir Daddy. Yan. Salamat po. To reiterate po yung sinabi ni Sir, yung 100% po kasi is 100% not only for faculty but lahat ng courses nila is blended. And even grad school naka-blended din yung mga ano nila, yung mga classes. Ayun. So thank you, Sir. Yan. Magse-share screen po ulit ako. Aha. Okay. Thank you, Sir. Now, we move on sa next Latina speaker. Our next speaker was awarded last school year as the most engaged faculty in school book. Grabe po yung score niya. Lampas na sa allowed ng score. Ganun ka tindi yung engagement ni Ma'am. So, without further ado, from the Business Management Department, Dr. Crispina Corpus. Hi, Ma'am. Hello po. Hello po. Good morning po. Rinig po ba ako? Yes po. Okay, yes, ma'am. Okay po. So, mag-screen share na po ako. Saglit lang po. Sige po, ma'am. Kita na po yung slide. Yes po, ma'am. Okay po. So, yes po. Ayan.
Una po sa lahat, salamat sa CILP sa invitation. Medyo yaman ako pero dahil very thankful ang business management department sa CILP sa pagtulong sa department pag may mga request. So, eto po. So, I was tasked to present yung ginagawa po ng department na ito po ay hindi lang sa COIL pero pagdating sa collaboration, sa international, this is already our second. Yun pong una ay nung makipag-collaborate kami sa Leiden University sa Netherlands. At ito naman po yung pangalawa. So, tinawagan po ako ni Sir Paul. Wait, bakit nag-ano siya? Tinawagan po ako ni Sir Paul kung okay daw po sa akin. So, sabi ko, sige. So, ito po yung unang-unang materials na i-provide po sa akin nung tanggapin ko yung challenge ni Vicar at saka ni Sir Paul. Ito po ay galing sa kay Maestra Olga Patricia Mesan Moron. Siya po ay director ng COIL na nag-originate po sa State University of New York. So, ano po ba yung COIL? So, yung COIL course po ay, sabi nga, it means collaborative online international learning. Kumbaga, dito po ay may collaboration with another school, another university outside the country. In this case, La Salle, Mexico. So, ang ating pong, yung pong estudyante, in my case, kasi ako po ay makikipag-partner sa isang faculty from La Salle, Mexico. Yung pong estudyante ko will be part of this ay magiging kaklase ng estudyante ng kapartner ko sa La Salle, Mexico. So they will have the chance to interact with the students from La Salle, Mexico. So syempre ang kagandahan po nito ay ibang kultura, ibang exposure. Tapos with international accreditation. So yung model po niya, it's not a technology but a new teaching and learning paradigm that promotes the development of, sabi nga, a multicultural learning. So additional value sa ating academic program, syempre, kakaibang programa kasi mag-o-offer po tayo ng kurso na kung saan ay ang course ay i-offer in partnership with another university outside the country, another LaSallian institution. So so how do we make it happen? So dalawang professor po from different universities and countries team up to teach a course. So yung pong nasa picture ay yung aking partner si Maestra Maria Isabel Baliñas from La Salle, Mexico. Ang pag-selection po ng partner, ang nagde-decide po niyan syempre yung La Salle, Mexico. Tapos base po kasi pag napili kung okay sa faculty, magsasubmit ng resume and then ilalagay doon ano ba yung mga expertise, yung field of specialization. And then, maghahanap sila ng another faculty with more or less similar interest, similar specialization. So, yung structure niya, okay, 4 to 12 weeks, no? Na kung saan, like in my case, I started, automatic na. 4 to 12 weeks, nag-start po ako second week ng March, no? And then supposedly tapos na ng end ng April, kaya lang because of ECQ, medyo yung ibang faculty yata may problem, kaya up to now, ongoing pa yung sa last assessment. Okay. So, okay po yung sa selection, maraming, later on I'll show you sino-sino yung mga participants. And right now, nag-send na po ng message si Vicar sa ating email na kung saan merong invitation kung sino yung gustong sumali. And as far as, I think Sir Paul mentioned yesterday na si Sir Jemerson from CLA yung susunod.
na magpa-participate dito sa COEL. Ano yung characteristics nung faculty will be part of this? Na unang-una na, syempre, commitment. Hindi lang ng institution, pati nung department to support yung faculty. Kasi medyo additional load po siya. Pagdating naman sa students, kasi yung sa subject, ano po siya, hindi lang po siya pang BA, actually lahat po siya meron. Kaya nga po, kasi katulad po ng Lasal Dasma, ang Lasal Mexico, marami din po silang courses. I think, if I'm not mistaken, meron din po sila sa high school. Okay? So, ano na po, meron, ito yung kanilang platform, which I will show later on, para sa training nung faculty would be interested to join the COEL training online course. Benefits for the students, siyempre ibang level. Kumbaga, hindi siya magastos dahil they don't need to travel. Pero they'd be given the chance to work with students outside the country. And nagkakaroon din sila ng professor, kasi team teaching bali yung style nitong COEL. So dalawa kami ni Ma'am Maestra Maribel to handle the subject. Okay? So marami pong testimonial na kung saan binabanggit ng mga students, ito po yung kanilang pinaka-last activity na kung saan ay sabi na ano yung na-experience nila. So in terms of yung benefits for the students, marami pa po, hindi ko na iisa-isahin. Now for the teachers, marami din. Meron po pala itong certificate that will be given. Now for the institution, syempre yung ating professional development na kung saan eh sabi nga eh makakapagturo tayo ng subject na kung saan ang ating students, hindi lang students from La Salle Dasma, but also students all the way from La Salle, Mexico. So they are now trying to institutionalize the program na kung saan gusto nilang maging involved lahat ng mga La Salle schools. So marami ng areas na sabi nga ang involved at for this semester nakasama po ang La Salle Dasma. So yung commitment po sa institution, we're very thankful kasi si Vicar and CILP is really, they are both working hard para maipagpatuloy po ito. Ako nga lang po yung nauna, pero ito po ay open po sa lahat ng colleges. Okay? So, in conclusion po, yung ating masasabi, magandang experience po ito para sa mga students po natin, pati sa faculty as well as sa ating institution. Pwede po nilang sa students, pwede nilang ilagay sa kanilang curriculum vitae pagkatapos, and sa faculty, additional qualification. Okay. So, siya po yung author nito. Okay? So, this time, gusto ko ipakita sa inyo yung eto pa. Nakikita po ba yung platform na ginagamit namin sa yung mga list ng participants? Kita po? Apo. Okay. Apo, ma'am. Kita po. Ayan. So, eto po yung participants dito sa first batch na na-involve ang La Salle Dasma. So, we have 3 La Salle schools from the Philippines. La Salle Dasma is one. Kasama po sa Manila, si Sir Tehangki. And then the other one, I see, yan. Binild si Sir Jasper. So, 3 po kaming from the Philippines, the rest po iba-ibang parts ng US. Kasi po, kumbaga yung COEL is, nag-originate sa US, pero ang kanilang, kumbaga, collaboration, different countries, not just the Philippines.
Tapos po, dun sa faculty na interested, aside from yung sa training po, ano, so medyo marami po siya, just to give you an idea. Ito po yung mga activities namin. So, yung kauna-unahan po, week 1 activities, merong yung test na ibinigay. Okay, just again. Actually, bawat weekly, meron kaming assessment. And then, may mga materials provided. So, ayan po. So, wala namang problema sa materials. Then, yung sa support, kasi nga po, very supportive po si Maestra Olga para kung just in case may mga questions, concerns, ano. So inabot po to ng ito po yung sabi nga pang 6 week na ano. Bali sa mga interested faculty, bali 6 weeks po ang training. So you might be wondering, after the training, what will happen? So, ang mangyayari po, i-open na po to sa mga estudyante. No? So, yung collaboration with the partner, professor, weekly po, nag-uusap kami ng aking kapartner, paano namin sasagutan yung assessment? Kasi requirement po yun. So, pinag-uusapan namin kung anong platform, anong technology. Initially, yung suggestion po ng CILP is if it is possible for us to use school book. Kaya lang sabi nga nila, ang problem is aaralin pa. So, yun na lang mga platform na kumbaga available for free at familiar yung students. So, ito naman po ay although this is in Spanish, na ita-translate, meron naman pong English version. Ayan po. So, yun lamang po. At maraming salamat. Thank you po sa aming department, kasi very supportive po sa business sa mga kasama ko sa business management department, kay Ma'am Ali, si Sir Ruel, at sa mga faculty. And syempre sa CILP. Sir Paul, okay na po. Salamat po, ma'am. Ay, ma'am. yung COIL po ay nung na-introduce po siya, nung na-inform po ang through Vicar yung COIL, we thought it's just going to be a seminar, an online training, but nung nakita po namin yung module, parang mabigat po talaga siya. It's prestigious. Because the collaboration, hindi lang po siya basta the teacher collaborates to create online content, then i-deliver po nila sabay yun, tapos magkaka-classmate po yung mga estudyante. So the support for this, there needs to be a support from the top level management hanggang sa pinakababa po. Otherwise, it won't be successful yung program. And we plan to sana lahat ng colleges, even high school, will participate. We're going to do this regularly. It's a regular activity. At sana po may mga mag-commit kasi medyo matrabaho po talaga. Nung pinakita nga po ni Ma'am ni Dr. Corpus yung module, isang linggo lima yung output. Sabi ko, grabe naman, ang hirap naman yan. Isang linggo limang output yung gagawin. Eh, nagtuturo ka pa ng ibang subject. So, mabigat po talaga. Kailangan maunawain ng ating mga faculty, administrators. Ayun po. So, ayan. Medyo mabigat po talaga. At thank you po, ma'am. Thank you din po sa progress fund po. Sa support at saka sa paniniwala. Opo, thank you po. Ang nag-participate po, as far as I know po, si Sir Jemerson po, kasi nag-chat po kami, ang kapartner naman niya ngayon, taga-Kenya po. So, winarning ako na nga si Sir, ano yan, medyo mabigat na, na work at kailangan talaga ng commitment. Kasi nakakahiya, biglang mag-back out tayo. So, ano to po talaga, once you decided, hanggang dulo na talaga siya. Dapat. Ayan. So,
Thank you po, ma'am. So marami pa po tayong mga mapapakinggan. I-share ko ulit yung aking screen. Yan po. So, thank you very much, Dr. Corpus, for that inspiring sharing about COIL. Now we move on to the next one. This time from senior high school, from the Science, Technology, Engineering, and Math or STEM department. Biology teacher at suki po natin sa ating mga webinar, si Sir Maurice Olivier Bailan. Hi, sir! Hello, good morning po. Hello po, good morning po. Malinaw stop naman sharing po kayo po muna. Ocho? Yes po, malinaw naman, sir. Okay. So, share ko lang po yung screen. Ayan. Nakikita na po ba? Yes po. Ayan, okay. So, before ko po i-discuss yung mga best practices namin sa school book, sa high school, let me just give everyone an idea kung paano po gumagana yung online learning sa amin or yung setup ng online learning sa high school. So, ang mga students po namin, ang kanila po mga subject, mostly 4 units po yan. And it's equivalent to 4 hours a week. Pero yung face-to-face teaching po namin is only 3 hours a week. Dahil yung isang oras po doon is meant for their blended learning. So, ibig sabihin, sa isang linggo, no, sa 5 araw na klase, 4 na araw lang po ang pinapasok ng aming mga bata. Dahil yung isang araw po doon ay nakaalat para sa asynchronous blended learning. Ibig sabihin, for example, ito pong STEM na aking hawak, ang kanila pong blended learning ay nakaschedule every Monday. So every Monday po, hindi po sila pumapasok ng school, bagkus gumagawa po sila ng mga activities na nasa school book, no? And kapag blended learning, hindi po ibig sabihin na puro assessments lang i-upload. So, pwedeng reading assignment para pagdating po ng classroom, gagawin ng flip class, no? Hindi na kailangan ng thorough discussion ng teacher. But rather, it's just a collection of ideas, no? Pinapalis na lang yung mga ideas para hindi nakakain ng maraming oras at maalat doon sa assessment or laboratory activities. For example, in my case, which I teach biology. And then, yung mga school book activities po namin, reflected yan sa aming syllabus, yung minimum requirement. Say for example, ito po yung aming syllabus. No? Sa amin po sa high school, we do not anymore use a lesson plan. Hindi na po kailangan gumawa linggo-linggo ng lesson plan. Isang gawaan na lang po yan ng syllabus para sa buong semester. And then, if you can see here, ayan, number 7, nakalagay po dito, school book activity. It's a minimum requirement. So, ibig sabihin, sa week na ito, nung January 20 to 24, it is expected na meron silang, ito yung gagawin nila sa kanilang blended day. Okay? Minimum requirement po yan. Although, kung nais ng teacher na baguhin yan, instead of giving, for example, this health connection sa workbook, pwede siya magbigay ng objective quiz. Pwede rin po yun. No? For as long as pag-uusapan po yan within the subject. Okay? And then, paano naman po na ensure na ang aming school book ay, kumbaga, may substance? So, ito po ay minomonitor ng aming LMS committee head na si Ms. Judith Daguman. Okay? And then, sa monitoring po yan, nilalagyan po yan ng levels ni Ms. Judith at nare-report po yan during departmental meetings. Kung ano na pong level ang na-attain ng bawat faculty. Okay? So, ano naman po yung advantage kaya ng level sa high school? For example, pag ikaw ay level 3, pataas, sa senior high, pwede ka na mag-conduct ng makeup classes online. So, pwede mo na silang hindi i-meet sa classroom kapag meron kang schedule for makeup classes. Pwede ng school book for as long as na-meet yung level 3. Pangalawa, ang levels po ng school book ay nakalagay sa aming faculty manual. So, ginagamit po siya for promotion. So, kung gusto mo ma-promote sa next rank, may corresponding school book level po yan. Okay? And then, paano naman po gumagana ang school book namin ngayong ECQ? So, syempre po, meron pong guidelines na sinusunod yan. So, sinusulat po yan o binababasa amin ng aming principal, si Dr. Torres, ng aming VPAR, si Sir Marlon, and then eventually ang aming coordinators, yung tatlong track
or apat, I mean, including junior high. And then, in coordination, of course, with the LMS committee head, kasi siya po ang nagmamonitor ng aming school book classes. And then, since araw-araw, online po ang setup ng mga bata, hindi na po natin magagawa yung dati naming setup na once a week lang siya. So, ang ginagawa po ngayon, bawat araw, meron pong nakaschedule na specific subject, no? Normally, 1 to 2 yan, no? 1 to 2 subjects po yan. And then, may schedule din po ng oras para hindi po anytime ay pwede ka mag-upload, pwede mo sila basta i-chat or tawagan. Sa amin po sa high school, 8 to 12 noon, yun po ang uploading ng materials. Lahat po ng kailangan sa isang lesson, for example, yung lesson materials, yung assessments, links for consultation, lahat po yan gagawin mo ng 8 to 12. Pagdating po ng 1 to 5 p.m., it should be allotted for consultation. So kung may tanong po ang bata sa lesson na hindi niya naintindihan, pwede po siya mag-consult sa oras na yon, 1 to 5 p.m. Okay? And then, again, we are being monitored by our LMS committee head, si Miss Judith. Minomonitor din po niya kami. And meron din pong benefit, no? Yung monitoring na yon. Una, yan po ay weekly pinopost or pinapresent ni Ma'am Judith sa aming vice principal po kay Sir Marlon, yung pong top 3 active users and top 3 most creative users in school book. Bawat linggo po yan, nagpa-publish. So, bawat linggo po, minomonitor ng aming LMS committee head na si Miss Judith. And then, ano po yung marireceive ng top 3 na yon? So, courtesy of our VPAR, Sir Marlon, binibigyan po yan ng gift certificate from Starbucks na makukuha po nila pagbalik ng office na sa atin. And then, so yun po, no, yung ginagawa namin ngayong ECQ. Now, yung mga practices po no, na ginagawa ng mga high school teachers, first, yung paggamit po ng parent classes. No? So if you notice here, ito po klase ng isa kong section, which is STEM 1-2, pero ito po ay child class na. Ito po ay nakakabit dito sa aking parent class. Yan, ito po yung parent class ko. So ano po yung advantage ng paggamit ng parent class? If you are handling the same subject pero napakaraming section, para hindi na po tayo upload ng upload paulit-ulit ng mga materials, i-upload po natin lahat sa parent class. Pagkatapos, isi-sync natin dito po. Yan, check nyo lang po yan. Kung ano po yung ginawa nyo dito sa parent class ninyo, lalabas po sa lahat ng child classes. So kung dito na-establish yun na lahat, yung objectives, yung assessment, yung lesson materials, consultation links, o di isang upload na lang po tayo dito. Lalabas po sa lahat ng klase yan. Okay? Pangalawa, sa paggawa po ng lesson, maganda po siguro na kumpletuhin na natin. No? Simula sa objective, isulat natin sa isang page. Susunod na siyempre po yung lesson materials. No? Sa lesson materials, pwede po tayong gumamit kung anong platforms yung ating prefer. Andiyan ang PowerPoint, andiyan ang PDF. This one, sa lesson kong ito, gumamit po ako ng video presentation po siya. So, Loom. So, nirecord ko po yung lesson. Then, ako po yung nagsasalita. Okay? And then, of course, let us open, no, ourselves for consultation. Kung may tanong ang students natin, o saan ba nila tayo pwede ma-reach? No? Let's make it more formal. Instead of FB Messenger, pwede natin gamitin yung MS Teams, okay? Or school book. Pwede rin. Ito po, yung messages natin. And then, ayan, assessment. Okay, yung assessment. So, dito po, naka-on na yung immersive reader. Na-discuss ito nung Tuesday, if I'm not mistaken. And then, yan, meron pong mga students na maaring hindi maka-access doon sa consultation na binigay natin. So, ang ginawa ko po, I recorded the consultation sa MS Teams. And then, yung pong MS Teams, in-upload ko rin po dito. So that the students can go back kung ano yung kanilang mga na-miss.
Okay? And then, next po, sa assessment, maganda rin po siguro if we have valid assessments. No? Dito po ako napapansin nyo mostly online. Kasi po, yung aming mga quizzes, sa lab po namin yung ginagawa, mga practical exams po. And then, ito pong mga activities naman, under ng PT, ito po ay worksheets na sinasubmit naman nila sa akin. And then, nire-record ko po dito yan for transparency. No? At the same time, binabalik ko rin po yung mga worksheets or yung mga quizzes na na-checkan na. Para po pag nagkaroon ng questions sa grades, pwede nating i-triangulate. Show me your papers, I will show you my SP and my ECR. Tingnan natin kung aligned yung mga grades. Okay? And then, isa rin po ginawa ko dito is that yung pong mga percent, no? Kasi tatlong components po meron kami sa senior high. We have written work, we have performance task, and we have quarterly assessments. So dito po, naka-percentage na po yan. Naka-ayon na siya doon sa specific percentage. For example, quarterly assessments, it's 30% of their grade. So 30% po yung nakalagay dito. Okay? So bakit po ginaganyan yan? Para po sa gradebook, pag sila po ay nag-check ng kanilang grade, mas mabilis na lang po nila makita. Kahit wala pa sa portal, o pwede nila makompute na sa kanilang school book. Okay? Aside from various assessments, I also encourage na magbigay po tayo ng feedback sa mga bata. Ang assessments naman po, meron po yung comment section. For example, ito po nagpasa. Ayan. Che-check po natin. No? Pwede po natin ilagay dito. No, halimbawa, ang score po niya ay 15 over 20. Bakit po kaya naging 15 over 20? Pwede po isulat dito sa comment section. Para po alam ng bata, saan ako mali? Saan kulang? No, bakit ito lang yung score ko? So, sulat po natin sa comment section. Okay? And then, gradebook. Yan. Aligned with the assessments na nakaayon sa mga percentage. Ayan po, yung kagandahan ng gradebook. Kasi dito po, nagre-reflect na kung ano yung grade nila noong midterm period. So, makikita po nila dito, ah, okay, ito pala yung naabot ko. Bakit kaya ganito lang yung grade ko? So, madali po niya makikita rin kasi naka-arrange. Ah, kulang pala ako ng isang PT. Kulang pala ako ng isang written work. Okay? And then, next po, is I also encourage you to use the attendance. So, sa klase po pwede, pagpasok ninyo, diba, the first thing we do is that nag-hold tayo ng prayer and then we check the attendance. So, pwede na po natin gawin sa school book yan. Kung yung room naman natin ay may access sa internet, pwede dito na diretso. Okay? And then, pwede rin lagyan natin ng note. No? For example, itong student na ito, sa subject ko po kasi required ang laboratory gown. So, wala siyang lab gown, naka-state dito. Present siya, pero wala siyang lab gown. Okay? At may effect po yan sa kanyang activity on that day. Kaya, kailangan po inonote natin. Okay? And then, aside from attendance, meron din po tayong feature dito na seat plan. Meron na rin po yan. So, pwede nyo rin pong gamitin. Okay? Kung tama ba ang kanilang upuan, yan. Pwede nyo pong isip ang ating seat plan. Okay? And then, lastly, ito pong gamification. Ito po yung klase ko last semester. Kasi wala po yung klase ko ngayon. Walang game. Kasi ngayon po, ngayon sem ko lang siya ginawa. Okay? So, for the games, syempre, they earn points. Yan, they are earning points. And then, bawat points po dito sa aking game ay may corresponding reward. So, halimbawa, pwede sila mag-retake ng any school book quiz. Pag 200 points, kung meron akong pinapasang assessment, for example, written output, at hindi nila naipasa no due date, pwede nilang ipasa sa akin ulit, provided that they have 200 points. Kapag naman 300 points, 5 points in any school book quiz. No? Doon po sa term kung saan nila gagamitin ito, hindi po ito pwedeng retroactive. Na final term na, gagamitin sa midterm. So, hindi po. And then 400, exempted agad sa isang school book quiz. Pero ang pinakagusto po ng lahat, yung 500 points. Kasi 10 lang po ang pipiliin dyan, who will receive
additional grade in their final term. So hindi madalas hindi po nila ginagamit any of this reward para maabot nila yung 500 points. No, kahit 10 lang yan, they will take the risk. So 10 out of 40 students ang mapipili. Okay? So ayun po ang ilan sa mga practices sa amin sa senior high school. Sana may nakuha po kayo. Salamat po. Wow, thank you, sir. Sir, siguro marami ka ng Starbucks GC. Ang dami na niyan pagbalik, ha? Well, so wala weekly pa naman, sir. Anyway, opo, medyo ayun challenge yung weekly. Nakakatawa si... Ayun pala si Sir Mo, palagi nasa Starbucks. Nakikita ko palagi. Bali, si Ma'am Judith po yung gumagawa ng weekly nila. Technically, si Ma'am Judith ay, ano po, technically, inampon lang ng CILP. Hindi talaga siya officially part ng CILP. Sana may, sa susunod, may talagang official ng representative. No? Tapos nun, magandang practice yun. Iniisip ko lang kung paano, siguro kung si Ma'am, dapat may separate na faculty checker na naka-appoint sa CILP para makapag-produce din kami ng weekly report. Bukod dun sa ginagawa ni Ma'am Lani, kasi si Ma'am Lani iikot na yung ano na puwet nun sa paggagawa ng monitor. Napakahirap po kasi mag-monitor sa college. Sobrang dami po ng e-classes. So, ayan. Sana all. Sana madagdagan kami para magawa din namin yung weekly. Kasi ang nagagawa lang po namin once every sem. Yun po. So, medyo mabigat po talaga. Yan. Sir, congrats. Gagawin ko din yan sa gamification sa susunod. Sa e-class ko next sem. Kay Sir Nolan ko po na kuha yung idea na yan. Nag-training kami like, I think 2 years ago. Opo. Sa kanya ko po nakita yun eh. Yung mga reward-reward na yan. Ayun. Kasi usually points lang ang rewards ko. Ayan. Thank you very much, sir. Mag-share screen po ulit ako. Thank you, sir. Yan. That was Sir Maurice. Then our next guest, yan po ang aming chair sa aking mother department, Tourism Management Department, from CTHM, none other than Ma'am Grace Cela Mejia. Hi ma'am. Hello po, magandang umaga. Ma'am Grace. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning po. Morning. Morning, ma'am. Sir Paul? Yes po. Pwede na? Apo, sige ma'am. Nakikita niyo na po? Hindi pa po, ma'am. Okay. Ah, okay. Wait lang, sir. Pa-share screen po, ma'am, ulit. Ayun. Wait lang, sir. Wala, sir. Wala pa, ma'am. Stop sharing niyo muna, ma'am. Tapos ulitin niyo po ulit. Okay. Sorry po. Okay na? Opo, hindi pa po, ma'am. Okay na siya, sir. Sige, stop share. Stop ko ulit. Yeah. Nakikita ko na, ma'am, yung share okay na screen nyo. Okay na, sir? Sorry po, sorry.
Meron na, sir? Wala pa po, ma'am. Ayan, medyo nag-aano na. Yan, okay na, ma'am. Okay na? Opo. Yes, ma'am. Okay, okay na po. Okay, good morning. Pasensya na po, ah. Good morning to... Magandang umaga po. I will be presenting the best practices in distance learning mode of Tourism Management Department. First po, we have a supportive team that craves collaboration and connection. So, prior to DLM po, bago po magsimula ang ating distance learning mode, we had our on-site meeting last March 16 to streamline the course syllabi content and activities. And then after that, we had our virtual meetings. We are also doing, meron din po kaming group chat kung hindi po namin makontak yung, kung hindi po kami nagkakaroon ng virtual meetings. And kung hindi po makontak ang faculty, meron tinatawagan po or nagtitext po ako or sila, nakikipag-coordinate din po sila sa akin. I'm very thankful kasi we have in the department Mr. Paul Anthony Notorio. So siya po talaga yung nag-encourage sa amin lahat na maging active po sa school book and sa other platforms online. So maraming salamat Paul and sa CILP. Sir? Hi ma'am. Sige po. Thank you. Okay lang. Okay. Then, Number two is the school book utilization and engagement report for school year 2018-2019. Last sem po ito and second sem po and hanggang first sem po ng school year 2019-2020. So we're very proud to say na ang Tourism Management Department reached the year 3 milestone in terms of school book utilization. 50% of full-time faculty achieved the three minimum target score, which is again very high school book utilization. And then kanina po na-share na rin po sa akin yung parent class, so we also do that sa aming school book. We use different types of assessments and co-teacher po ako, ganun din po ang aming dean sa college sa lahat po ng school book classes ng department. Then, let me show you yung aming pong online, other online platforms that we use in the department. So, aside from school book, we also use Microsoft Teams, Facebook, Lark, Zoom, Flipgrid, and some faculty members are also uploading their video lectures po sa YouTube. And we also have Udemy and Coursera. So these are the different online platforms that we use in the tourism management department. Number four, the best practice po namin sa TMD are the different e-learning methods that we use. We have video classrooms. We also have virtual classroom. We do online discussions. Ang aming pong school book classes ngayon, lahat na po ay naka-self-paced. Then we also have interactive e-lessons, instructor-led, electronics simulations, and we also do mobile learning. So those are the four best practices that we have in the tourism department. So before I end po, let me quote Mr. Aim David Merrill. He mentioned that with the growing popularity in e-learning, it occurred to me that the E should mean more than electronic. If we are going to call it e-learning, shouldn't it be effective, efficient, and engaging? So maraming salamat po. Stay safe, stay healthy.
Thank you, po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Grace. Thank you, sir, po. Actually, and thank you sa CILP. Thank you, ma'am. Actually, ang story niyang talaga, nung ako pa lang kasi yung nagbe-blended before, tapos talagang, pinipilit ko yung mga faculty, mag-blended kayo. Tapos, sinare ko na lahat ng mga ginawa, hanggang sa, nung una ayaw pa. So, I think ganun din naman ang case sa ibang department. Tapos, nung nakita nila na, uy, parang maganda tong blended na to, ah. So, unti-unting dumadami yung mga nagbe-blended, hanggang sa unti-unting na-encourage, at mas maganda siya, mas transparent, mas evidence-based. So, yun, nagsisimula po talaga sa e-learning, sa blended, even fully online. Hindi po talaga maiiwasan na merong mga opposition. Yun po. Normal po yun. Huwag po tayo magagalit pag may gano'n. Normal siya. Parang paano ba natin? Kumbaga sa we win them not by hate but by love. Gano'n ang gagawin natin. Ayun. So, yan. Thank you very much po, ma'am. Thank you, sir. Share screen po ulit ako. Yan. That was Ma'am Grace. Yan po. Thank you, ma'am. Now we thank move you. On to the next. Yes, well, thank you, ma'am. Yan. Another coordinator po from the Civic Welfare Training Service Department, CWTS, representative ng OSS. Yan po. Sir Eric Vargas. Hi, Sir Eric. Magandang hello umaga. Po. Hello po. Magandang umaga. Share screen na po ako, sir. Narinig po ako rin. Narinig po. Yeah. Ayan sir, kita po. Kita po sir. Medyo naglo. Ayan sir, kita na. Kita po. Okay na po sir. Ayan. Pwede lang mag-start sir. Okay po. Dalawang bagay lang po before I start. Unang-una po, hindi po ako e-learning champion pero I'm tasked to present kung yung ginawa po ng opisina ngayong nasa ECQ. Mamaya bibigyan ko po ng background kung bakit medyo challenging rin itong part na to para sa aming opisina na talagang gawing fully online yung mga programa namin. Pangalawa po, medyo pagpasensyahan niyo na po yung boses ko kasi medyo malakas kanina nung rehearsal, nagkaroon kami ng problema. So kung ano po yung yung dumating sa medyo tanggapin niyo na lang po. Okay po. Now I would like to start presenting the CWTS Office Online Learning Strategies for second semester school year 2019-2020. Ayan po. So basically CWTS 2 kasi may 1 eh. So yung This too is actually yung community exposure based na program namin wherein we familiarize students in different approach ng community service sa pamamagitan ng paggawa at pag-implement ng community service programs which may contribute to the betterment of life of the members of the community. Diba? And then we have some programs here. It is acronym as HELPS. So we have HELP. Yan, education, livelihood, pastoral, and self-governance. Maganda nga rin po yung naging pag-tap sa amin ni Sir Paul dahil at least this is one way of orienting the community about CWTS. Okay po. And then, ano ba yung ginagawa namin ng normal situation? So, ginagawa namin ng normal situation, we usually go to communities presenting, for example, this one is a livelihood program. Yan, dinidiscuss muna sa mga mother class kung ano yung mga pwede nilang gawin kumaga pagkakitaan sa kanilang bahay. Usually, ito po ay sa GK Rosario ito. And then, yan po, also promotion of environmental environmental program advocacy. Yung mga students natin, yung partner with yung mga parents or yung mga clients natin sa community. Ayan, sila po ay tinuturuan and then also they are encouraging yung mga community people to engage or to also participate in the advocacy in saving our environment. Ayan. And also education. Actually, ito po ay
klase ito ni Ma'am Lani before, Ma'am Lani Barrera. Alam ko nakikinig makikita niya itong picture na to. So, hindi ka maipapakita lahat, pero ayun lang yung pinakita ko, just to give you an idea na talagang we go physically to community for that. And then, ngayong ECQ, so medyo na-challenge talaga kami. Ano yung gagawin namin? So, how can we yung mga estudyantes ma-invite more on doing community service, volunteerism. So now, dahil nga bawal ang lumabas at nasa bahay lang, so we focus more on teaching students on how to plan, organize, implement their activities, programs in their own capacity. Ang ano nga lang, maganda lang rin neto kasi since January to March, nagawa na lahat po ng mga faculty yung orientation and planning sa mga bata. So, itong natitirang April to May is actually implementation period na lang. So, pupunta na lang talaga. I know nandyan si Ma'am, no, si Ma'am Rose, yung class niya nga is actually already prepared na to bring the play area sa aming isa sa mga GK sites. Gagawa sila ng play area doon. And then the number two na ginawa namin aside from the yung implement nila yung activities nila in their own capacity is to encourage to participate in community services in response to COVID-19 crisis. Yan, siyempre, base pa rin dun sa kanilang mga kung anong kaya lang nilang gawin. So, ano yung mga ginamit namin ng mga EdTech apps? So, we use Sway. There's actually a Sway presentation coming from Rose Villanueva. And then, we also embed the YouTube videos dun sa mga lessons namin. So, from there, we also get my inspirational videos. Doon rin po namin inialagay, ini-embed na po namin para at least hindi na po lilipat yung mga bata into different platforms. Doon na lang nila panonoorin. And then aside from that, yung communication. Pinakamahalaga po is we communicate sa mga bata, at least we can hear them kung naiintindihan ba nila. Since kami ay nasa implementation stage, yung pinakaano nila is yung mga concerns nila about how to do it, yung mga gagawin na activities. And then, mas marami kasi sa kanila talaga ang nasa messenger, lalo-lalo na yung mga nakadata lang. Sir, we cannot access the school book, so can we have yung ano po, yung parang yung mga gagawin namin dito sa face messenger. So, we supply it there. And then, kanamihan sa mga faculty din, ito nakikipag-usap since marami nga po sa kanila ang nasa messenger. Also, Microsoft Teams ay ginagamit po. Si Ma'am Lani, madalas pong gumamit ng Microsoft Teams sa kanyang mga klase. And then sa mga activities na ginagawa namin para at least mai-continue namin kung ano yung mga dapat naming dapat matutunan ng mga bata is this, yan. Kanina we rehearsed yung time-lapse video. This is actually an activity na pinagawa ko dun sa mga estudyante ko. It is through Microsoft Stream, yan. Microsoft Stream, ang ginawa nila is for me to evaluate kung nagawa ba nila yung vertical drip garden. Ayan, sa bahay nila at sila mismo yung gumawa. So, sabi ko sa kanila is, although pwede rin mga humingi ng tulong sa kanila mga kaibigan at kamag-anak, time-lapse video yung pinagawa sa kanila para at least all throughout na ma-monitor. Kung ano yung mga ano. So, this is actually one of the work ng mga estudyante ko regarding to sa vertical drip garden. And then, one student na actually although I am not requiring them to endorse outside, pero one student, in-endorse niya talaga doon sa kanilang barangay. And then, nilagay doon sa court ng barangay at sisimulan daw nila yung ganung klase ng programa doon sa barangay nila wherein they can minimize yung mga trash natin. Okay? And then also sa mga visual aids and teaching demo because we do it sa community wherein we teach kids. Ayan. So, ang ginawa namin is we give students time to actually use their resources at home. Kung ano lang yung meron sila sa bahay, gawa sila ng mga visual aids. They can also print. Kung wala naman silang printer, they can draw. Yan sa mga papers. Even they can use yung mga use calendars, yung mga likod nun, para at least makagawa silang visual aids. Kasi yun naman usually hindi na dinadala nila sa community.
Okay po. Tapos gumawa sila ng teaching demo as if they are actually teaching the children. And these videos can also be used na mga susunod pang mga CWT students kapag sila ay magtuturo na doon sa mga bata sa community. And then we have also family and youth ministry activities video. This is actually video coming from Sir Neil Villanueva. So yung mga video dito is actually a kumbaga compilation of mga activities nila na gagawin sana rin nila sa community. So ginawa nilang nila yung mga kapatid nila, yan, mga kamag-anak, they did the same activity in order to actually nourish yung kanilang yung parang spirituality or magkaroon ng pagyabong yung kanilang pagsasama doon sa pamilya through these activities. Yan. Microsoft Teams rin po yung ginamit. And then we also use Wakelet. Yan, nagkaroon po ng mga resource generation po sa Wakelet. Just like yan. Katulad nito, this is actually ang program nito ay blood donation advocacy. This is from Ambrose Ren. Wall of Voluntarism. Since hindi na po ito yung mga estudyante, pinuntahan nila yung mga kapwa nila estudyante to donate blood kasi magkakaroon na activity sa school. So nag-advocate sila to actually mag-invite na mag-donate ng blood. So dahil hindi na nga magagawa, so minessage na lang nila yung kanilang mga donors and then give some inspirational messages para at least lalo pang mapagyabong yung voluntarism, yung campaign for that. Okay po. And then, we have also used Flipgrid. Ayan, yung Flipgrid natin, dyan po karamihan mga reflections ng ating mga estudyante ay dyan po ginagawa para at least makita natin na yung sincerity, yung authenticity. Talagang sila, minsan din na namin binibigyan ng guide question, what can you say about your work? Parang ganyan. Paano siya makakatulong sa community? So from that, na feel nila? Parang through Flipgrid, maganda yung naging effect niya. Thanks to Sir Roland and CILP and Sir Paul para ma-introduce sa amin ito. And then, also this one is we have also a faculty na gumawa siya ng advocacy online. Yan. Kinuha ko nga lang to sa mga estudyante niya na ito ay pinagawa niya is to find an advocacy kung niya gusto nilang gawin and then post it in their social media and then parang inviting others to participate. Yan. So ito yung isa ito. And then also we encourage our students, we encourage but we are not requiring them na to volunteer amid the COVID-19 crisis. Actually, binigay namin yung mga ganyan. Ako, I give extra credit. Pero, hindi sa una. Para at least, they will not be feeling na, this is because of the grade. We want to see na they really volunteer because of the noble cause or yung magandang magagawa nila sa community. Not because of it is, na yun ay isang requirement. So, for example, this one. This one is my student from BOM11. Ang ginawa niya is their family, yan, yung family nila, nag-conduct ng relief operation. Siya mismo, nag-repack ng relief goods sa Imus. Ayan. Ito po ay hindi po namin, hindi ko po ito ni-require. Actually, sa last part po na po ito ng school book, ginawa. Extra credit for those who can submit parang proof that they have volunteered during the crisis. Yan, and then I'm surprised, ang dami pala nila, pero I'm just showing some. Ito po, so also mga estudyante ko na may mga business sila. So yung mga business sila, iyon yung ginamit nila para makatulong sila sa mga frontliners. Ayan. And then before I end, I just want to share yung kay William Shakespeare. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Maraming salamat po. Wow, thank you, sir. Thank you, sir, Eric. Apo. Salamat na marami. Very inspiring. So, parang ready na ang NSTP na mag fully online, fully blended. I forgot to mention pala, sir. I forgot to mention nga. Yun po, in-encourage kami ni Sir Paul to do the blended. Yun po, pinag-uusapan na po namin yan. Actually, si Ma'am Ethel po, Ma'am Ethel Kakayuran, siya po yung first na nag-blended sa amin para at least
makita at malalo pang ma-inspire yung aming faculty to do blended. Thank you po, Sir Paul, sa CILP. Yay! Thank you, sir. Congrats, sir. Thank you po. Yan, mag-share screen po ulit ako. Okay. So, again, that was Sir Eric Vargas of CWTS. And now, for our next guest speaker, okay? So, ang next po natin is from the College of Criminal Justice Education. Walang iba po, kundi ang director ng General Services Office, ng GSO. At soon to be magiging speaker din po natin siya sa iba pang webinar natin sa mga next schedule. Let me introduce to you, Dr. Nathaniel Golia. Hi, sir. Sir, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga, Sir Paul. At sa lahat po ng nasa ano, sa webinar natin, mahirap po nasundan si Eric Vargas kasi napakahusay po ni Boss Eric. Pero, Lisel! Ito mas doon, sabi nga. So, let me share my screen po. Okay na po, Sir Paul? Yes po, kita na po namin, sir. Kita na po. And sharing of a newbie by yours truly po. Sabi nila, Juralex Sadlex, the law may be harsh, but it is still the law. This legal maxim is indeed harsh, and this may not be applicable in our present setup as we do distance learning mode. We are not coerced to do this, but we are doing this because it's the right thing to do in response to the current crisis po. We at the College of Criminal Justice Education, oh, shout out po muna kay Dr. Alren Dausan, our dean. Hi, sir. Our old school po eh, we prefer face-to-face teaching because it works for us and it works for our students. Saka po kasi we are instilling discipline among our students kasi we are preparing them in their future careers in the uniform service like the Philippine National Police, the Bureau of Jail and Management, Bureau of Fire, National Bureau of Investigation, and et cetera, et cetera. Ang hirap naman na nag-MS Teams kami tapos sasabihin mo sa estudyante na drop like a log, give me 10. Baka tawanan lang kami sa MS Teams. Pero kidding aside, because of the pandemic, we are challenged to respond to the signs of the times. Much to our surprise, it works too for us and it works too for our students. Medyo nagustuhan po nila yung distance learning mode ng De La Salle University Las Marinas. So my presentation today is just a sharing from a newbie, as I have mentioned, on the EdTech tools we are using to make teaching and learning fun and meaningful. So, ano ba yung share ng isang newbie? Nabanggit na rin po kanina ni Ka-Eric tong mga babanggitin ko, pero bypassing po, tingnan niyo rin po yung aming perspective on how we use these EdTech tools. We are using screen recording. I think Panopto, you can do this in Panopto. But personally, ang ginagamit ko po ay yung OBS. Yung OBS po ay an application that you can download from the internet. Libre po siya. So, instead of using PowerPoint lang po, pwede nyo i-complement yung PowerPoint nyo ng screen recording. Ano po bang example nito? Saglit lang po. So, Hi, I'm Doc Nathan Golia, and welcome to our class. I uploaded a video on YouTube. Law and Administration of Justice. This is basically Lesson 1, Section 2. We will discuss natural law versus legal positivism. But before we do that, let us briefly go back to the previous audiovisual presentation on the history of the legal system. Ayan po. So,
Kala po, I'll go back to my presentation. So we are using OBS to screen record our presentation. So nagiging mas engaging yung pagpe-present natin online. We are also using, like the others, Sway. It is a Microsoft presentation software. It's like PowerPoint, but it is not. No, it makes slides more exciting and more enjoyable. I like using it po kasi automatically it suggests images and videos that you can integrate in your presentation. Ito po yung aking account sa Sway. If you can notice po, apat pa lang yung videos ko because, again, as I've said, I'm a newbie. So, apat pa lang yung nagagawa kong presentation. Gusto ko siya kasi nga ho, meron na kagad dun sa mismong platform na yon, meron na kagad mga images na royalty-free. You don't need to go to Unsplash or Storyblocks to get royalty-free pictures. Kay Sway mismo, makakakuha ka na ng mga royalty-free pictures and videos. So aside from Sway, again, we are also using Wakelet. So si Wakelet, parating si Sway, ito po yung Wakelet account ko. Apat pa lang din po yung aking presentations dyan because nagsisimula pa lang po ako sa paggamit ng Wakelet. Basically, Wakelet is a curation tool that allows you to save, organize, tell stories, and share content around the web. So, gusto ko rin naman siya dahil naka-integrate siya, naka-link siya kay Unsplash. So, yung mga pictures na kailangan nyo na royalty-free ay madaling nyo makukuha kasi integrated kay Unsplash. Then, I'm using also, like the others, YouTube. No? Needs not to be explained pa, pero ang inspiration ko po dyan ay si Mr. Dennis Maldo. Shout out to Dennis Maldo. Kasi meron siyang YouTube channel. Ang pangalan ay Knowledge Pilipinas. O, Knowledge Pinas. So, kung gusto niyo po nga mag-subscribe at mag-like sa kanyang YouTube account, please do so. He talks about political and legal matters. No? So, ako rin po, naggagawa din ako ng mga YouTube videos as instructions to my students and I embed the video in schoolbook po. Ano pa ho, I'm also using Panopto. So, bago rin lang po ako doon sa Panopto, gusto ko siya kasi para siyang YouTube, no? At mas maganda pa kasi you can initiate quizzes in Panopto. Ang issue ko lang kay Panopto lately ay parang nahihirapan ako mag-upload ng sarili kong videos, no? Para ang tagal niya mag-upload. And minsan, ang mga estudyante ko ay ni-require pa na mag-sign in ni Panopto. Pero yun nga eh, I am talking to Sir Roland Ruben. Shout out sa kanya. Maraming salamat po sa pagtulong. And he is assisting me into this regard po. Ayan po yung aking ano. Ginamit ko po yung Panopto video to give instruction po naman sa aking mga assessments. Kanina, sinare ko po yung ginagamit ko na EdTech sa mga lessons. Ito naman po yung ginagamit ko mga EdTech sa mga assessments and activities. Siyempre, yung online quiz na integrated na kay schoolbook, yung mga fill in the blanks, yung mga discussion, yung mga multiple choice, etc., etc. And yung bago na discover because of the webinar, yung wiki, it's a collaboration feature in schoolbook po. Gusto ko siya kasi you as a teacher can collaborate with your students and the students can collaborate with each other. Ang naging issue ko lang po, ewan ko lang siguro dahil sisimula din po ako sa paggamit ng wiki, gusto ko sana makita ko ano yung kinontribute noong estudyante. No? So far kasi nakikita ko lang doon sa aking account ay kung sino at kailan nag-contribute yung isang estudyante. No? So it would help kung makita rin kung ano yung kinontribute nino. I'm also using Flipgrid as an assessment tool. Yung iba ginagamit siya bilang pag-provide ng content. No? Ako ginagamit siyang assessment. You can just throw in a question and the student answers in video. Ang ginagawa ko din naman po at ginagawa ng mga kasama ko sa college ay
sinasagot o ni-replyan yung video by a video rin po ng faculty. So, nai-engage yung mga estudyante at nai-appreciate po nila yun. Ito po yung aking Flipgrid account. Gumagamit po ako ng ano rin, quizzes. It's a free gamified quizzes for every subject to play. Marami po kasi kami nakukuha dyan in criminal justice education. Over na ako ng 10 minutes. Bibilisan ko na po. So ito po yung sample na ginamit ko yung ano, yung quizzes, no? Kung bakit ako mayroong video dyan kasi nga I always use OBS to record my instructions to my students. Parting remarks po, using the distance learning mode is not by product of force majeure, but the end result of our longing to make learning fun, creative, and innovative. Maraming maraming salamat po sa CILP. At bago po ako umalis, patalastas muna po. In cooperation din po and partnership with CILP, we are offering Community Emergency Preparedness Orientation course. Courses are online through schoolbook. Just email me po at nsgolia@dlsud.edu.ph. We will start accepting students this coming June 2020. This is for free for students, employees, both faculty and staff. Muli po, maraming salamat po at animo, Lasal.